Masayang nagtipon ang mga Adventist Young Professional sa teritoryo ng Southern Luzon Mission sa fellowship na kanilang idinaos sa Naga View Adventist College, Naga, Camarines Sur. Ang nasabing fellowship ay pinangunahan ng Adventist Youth Ministries at nagdulot ng sense of belongingness at inspirasyon sa pananampalataya at paglilingkod ng mga kabataang professional. Si James Matthew Burse para sa Balitang May Pag-asa. Nagtipon-tipon sa Naga View Adventist College ang mga young professionals mula sa 6 na probinsya ng Southern Luzon Mission Territory. Ito ay may temang I Will Go, Be His Witness, Equip, Empower, Evangelize. Ayon sa The Connected Generation, isang pag-aral ng Barna Group at Worship Vision, isa sa 3 kabataan ang hindi nakararanas ng malalim na pag-aalaga ng nakapalibot sa kanila. Samantalang isa sa 4 na sumagot ang nakararamdam ng isolation at loneliness. Patunay nito si Kathleen Tipono na nagtatrabaho sa isang malaking non-government organization sa Legazpi City. Siguro yung struggles ko at pangangailangan bilang isang young professional is yung belongingness and with like-minded people. Kaya't nang malaman niya ang YP Fellowship, siya'y nagkaroon ng interest na dumalo. This is my first time, so I'm very excited. I wanna try it. Gusto ko siyang ma-experience and I'm happy that I'm here. Dinaluhan ito ng mga young professionals sa iba't ibang larangan mula sa health sectors, mga public servants, construction builders at engineers, young pastors and Bible workers, teachers, businessmen, at iba pang professional na sektor. Pinakang burden ko talaga sa young professional is ito yung point ng life nila na kung saan hindi nila nafe-feel yung belongingness as a youth and yung hindi pa nila gustong super maging adult. Isa sa mga layunin ng fellowship na ito ay ang pagbuklod-buklod din ang mga young professionals. Patuloy na maging connected ang young professional dito sa Southern Luzon Mission and magkaroon talaga ng established na group every profession na meron tayo. 2 sa mga keynote speakers ay ang mag-asawang Dr. Dan Joshua at Ma'am Gabby Camato. Kanilang ibinahagi ang kahalagahan ng magandang estado ng pag-iisip sa trabaho. We cannot be professionals if we're not thinking right. So, ang mental health natin ay importante. So, the more problems na naisip mo or stressors na meron ka, bumabawas yung battery or yung mental bandwidth mo. The Lord is near. He hears and He answers prayers. Pero pag dumating na talaga dun sa point na medyo mabigat na, don't be afraid to open up. Look for a friend. Find someone to talk to. Napagyaman ang kalaman ng mga kabataan sa mga tinalakay ng mga napapanhong paksa. Sila ay may mga maraming kaibigan ng mga young professionals sa kanilang trabaho. Kung ang mga young professional ang mananatiling tapat sa Panginoon at maglilingkod, marami pang mga young professionals ang mahikayat natin sa Panginoon. Marami silang magagawa para sa gawain ng atin pong Panginoon sa mga kakayahan na meron sila na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. It's a new experience and very eye-opening. You must try this kasi isa siyang magandang opportunity para ma-hone pa yung ating mga talents, skills. Gaya ni Kathleen, ang mga napulot na mga aral ng mga young professionals ay kanilang babaunin sa pag-uwi at sa pagharap sa panibagong hamon. Malaki ang gampanin ng mga young professionals sa pagpapatuloy at pagtatapos ng gawain. Kaya hangad ng lahat ng dumalong mga kabataan na maging kabahagi sa layuning ito. Mula sa teritoryo ng Southern Luzon Mission, baluarte ng Naga View Adventist College, may layuning makapagatid ng mga balitang may dalang pag-asa. James Matthew Burse, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.